Hello mga ka-DIY at sa inyong lahat. So sa video pong ito ay ipapakita ko po sa inyo kung paano gumawa ng solar charger gamit lamang ang mga recycled materials na meron ako. So in case na may brownout o may bagyo ay madali ninyong ma-charge ang inyong mga cellphone. In case of emergency, syempre kailangan natin ng cellphone. So, ito ang aking lalagyan ng mga basura. Sorry guys, mahilig ako mag-collecta ng mga kuwan-anong bagay. At hindi ko agad siya itinatapon dahil alam ko darating ang araw ay meron itong pakinabang. So, ito solar panel pero maliit. Ito. Ito po ay solar panel na galing sa sirang rechargeable flashlight ko noon. Napunti na yung mga LED niya, kaya kinuha ko itong solar panel. At syempre, kailangan natin ng ito. So, ito po yung tinatawag na DC to DC buck converter. O yung iba naman, ang tawag nila ay charging module. Ito po ay nakukuha sa USB car charger, yung sinasaksak sa kotse na 12 volts ang pumapasok dito sa input. Dito naman ang lalabas niya ay 5 volts, regulated volts na ang lalabas kanya. Okay, so ang input po talaga nito ay 6 to 24 volts. Ito po ang input. So dito po ang lalabas sa kanya ay 5 volts. Regulated po yon, kaya safe po ang inyong cellphone at power bank pag gumamit kayo ng ganitong DC to DC buck converter. At syempre, kailangan din natin ng wire. Okay, so, ito wire. So, testingin natin itong solar panel kung gaano karami ang volts na lalabas sa kanya. Unfortunately po ay malulang sa amin ngayon. So, demo lang natin kung paano siya gagana. Yan, connect na lang po yung digital tester nyo sa positive to positive. So, ayan. So, ayan po. Kita nyo naman may lumalabas agad siya na boltahe na hindi pa siya nakabilad sa araw. Oops. Ayan, 1 volts, hindi pa siya nakabilad yan. Paano kung nakabilad pa siya? Okay, so guys, testingin natin sa araw. Tingnan natin kung gaano karaming volts ang lalabas dito sa small solar panel ito. So ayan guys, so kita nyo mayroong 6.45 volts na nare-read ang tester galing sa maliit na solar panel na ito. So wala pang sikat ng araw niya. Ayan, tingnan nyo, malulam. Ayan, yung haring araw ay nakatago. Pero may nakukuha na tayong 6.5 volts. So medyo malakas itong solar panel na ito. So guys, tara. Ikabit na natin itong solar panel dun sa DC to DC buck converter. Gawin na natin. Let's go! So guys, yun nga. Idugtong lang natin itong wire dito sa solar panel. Pero lalagyan natin siya ng takip. Ayan, binutasan ko na siya. Kulang pa sa laki. Yan. Para meron siyang takip kahit pa paano may protection. So, yun. Then, ito. Bali, ang gawin natin, ang positive natin ito, yung walang kulay blue. Para matandaan natin. Kasi may blue na to, connect na natin to sa blue. Yan.
bilang lang natin para mas makapit ang koneksyon. Yeah. Okay, yung isa naman. Yung positive. I-tape lang natin para hindi siya magkadikit. So, tape pa natin. Yan yung isang wire. Then, itong isa pa. Okay, so... yun. Then i-glue stick na lang natin papaganyan para maganda-gandang tingnan. So i-glue stick lang natin siya. Ayan. So yun, okay. Glue stick natin mamaya. Ito namang isa ay dito sa DC to DC buck converter. So ito nga yung negative, yung may blue. Ito yung positive. So, i-connectan natin. At saka natin ihinang. So, hindi ko na tinanggal dito. Kasi, para mabilis. Ito na lang hinang natin. Kasi baka magamit ko pa to next project. Minsan kasi, sobrang init sa hinang, natatanggal siya dito sa pinaka-board niya. O, hinang lang. Okay, yung isa naman. Okay. So, tapean ulit natin. Oops. Yun. Ay, may araw. Sumikat ang araw. Oh, makikita nyo. Oh. Umilaw na yung indicator light niya. So, ibig sabihin, may pumapasok ng boltahe. Hindi pa siya, hindi pa siya nakabilad. So, i-secure lang natin itong likod ng solar panel. Lagyan natin ng takip. Oops. Glue stick lang. So, yun. At ito. Lagyan natin ng kapirasong magnet
para pwede siyang idikit sa bakal. Halimbawa sa yero. Ito, magnet siya. Para ano siya, ready to go. Para kung ilalagay mo sa yero, hindi na kailangan itali. Okay. Moment of truth, mga ka-DIY. Subukan po natin kung gagana ang ating ginawang DIY solar charger. So, medyo manulam na naman ang panahon. Hindi siya masyadong araw. So, tingnan nyo. Malulam. So, ilalagay ko to sa ibabaw ng bubong. May maliit na canopy dito. So, yan. May indicator light pa siya. Kapit natin ang then itong sana ba oops tiktak yun so ayun yan charging na siya mga ka DIY so, ibig sabihin gumagana po ang ating DIY solar charger from recycled materials. So, ayan. Tingnan natin kung tataas. 61%. So, maraming salamat po sa inyong panonood. At huwag niyo pong kalimutang i-share ang video na to. Like and subscribe. At huwag kalimutang i-click ang notification bell for more exciting videos and tutorials like this. Thanks everyone! Tingnan lang natin kung magiging 62 siya, kung mabilis siya mag-charge. Okay. So, ayan guys. So. Ayun, no? 62% na. Oh. So, fast charger pa pala siya, mga ka-DIY. Wala pang 1 minute eh 62% na, kanina ay 61% lang. Okay. Subukan natin sa ano sa power bank. So subukan naman natin itong power bank kung kaya rin niyang i-charge. So ayun no. Umiilaw din siya, guys, and mga ka-DIY. So nag-charge din po siya. Ayan. Oh. So okay. Ayan, umiilaw din po ang ating power bank. So indication na nag-charge din siya sa power bank. So maraming salamat po. Thanks for watching, everyone.